Maraming nagtatanong kung gaano katagal magpatubo ang good bacteria. Masasagot na kita ngayon, Judge. 4 na buwan. 4 na buwan, Judge. Welcome back mga master! Kamusta? 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 Maraming salamat po dun sa mga bagong nag-subscribe. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, click nyo lang yung subscribe button, click nyo lang yung like, i-share nyo tong video na to, at para pare-pareho tayong matuto sa isa't isa. Bago lahat, meron po tayong mga shoutout muna. Inilista ko po at medyo marami. Shoutout po kay Master Jerry. Master Jerry ng Philippine Crab Aquaculture, RAS. Punta kayo sa website nila, mas marami din kayo matututunan doon tungkol sa ating ginagawang hobby at business na vertical crab farming. Master Ernie Rufino, ang president ng Health Maintenance Incorporated. Sila ang isa sa mga leading health maintenance providers dito sa Pilipinas. Check out yung website nila. Mag-iiwan ako ng link sa ilalim ng description. Master Alan from Pearl Asylum PH. Si Master Alan, siya po nagpo-provide, siya po ay nag-provide ng mga Sintra board sa atin, ano, yun yung ginamit natin na para matakpan yung ating aquarium. Magandang klase yung mga pinadala ni Master Alan. Check out niya rin yung website niya. At on another episode, papakita ko sa inyo kung saan pa natin ginagamit yung mga Sintra board. Of course, Master Aaron from Fishy PH, kamusta? Master Monica from Nat Monica Online Shop, kamusta kayo dyan, Master Monica? Si Master Mark ng Fishyard 43, sila naman yung nag-provide sa atin ng ating sump. Okay? So, iwan ko rin yung link dun sa website nila dito sa description. Okay? And para ma-check out nyo yung kanilang website. Si Master Chino from Bright Diamond Aquatic Store, dyan lang yan sa May Fairview, medyo malapit sa atin. Minsan, dyan din ako kumukuha ng mga supplies natin para dito sa ating hobby. Dito po sa episode na to, magkakaroon tayo ng water change. At ipapakita ko sa inyo na hindi na natin kailangan maghintay ng 4 na buwan para tayo makapag-cultivate ng good bacteria. Dahil ako, nagawa ko to in 3 to 4 weeks. Papakita ko sa inyo kung ano yung aking mga ginamit na mga produkto. Okay? So, don't go right back! We'll be away! Sa pag-alaga o pag-cultivate ng bacteria, importante ang madalas na water change. Para mabilis na tumubo ang bakterya, siguraduhin na ang salinity ninyo ay mula 10 hanggang 15 lamang. Pag masyadong maalat kasi ang tubig, nagka-climatize pa ang bakterya bago sila kumain at magparami. Hanggat kaya ninyo, panatiliin ang pH na nasa 8.5 din. Pag mataas ang pH, mas nagiging toxic ang ammonia, pero parang mas gustong-gusto ito ng bakterya. So mga master, isa sa magandang practices kung gusto ninyong ng ganitong hobby or kung gusto ninyong gawing business is always huwag kayong titigil ng kaka-research. Okay, marami dyan, marami mga article dyan sa YouTube, sa internet, sa Google. I-Google nyo lang, marami kayong makikitang mga tips and tricks. No? So tulad ko, before akong nag-start, siyempre, todo research din yan. So, yun nga, yung mga ano natin, yung mga battled bacteria natin, marami din akong nakikita and nadidinig sa internet na minsan merong sometimes it works, sometimes it doesn't work, ganun.
Kasi siyempre tandaan natin na yung bottled bacteria, it's just that. Bottled siya na good bacteria. Dormant nga lang siya. So tulog siya. Kumbaga sa ano, kumbaga sa hayop eh, nag-hibernate siya. And meron siyang expiry din. Okay, so yung mga expiry nito, makikita naman dun sa packaging, okay, meron siyang mga expiry date na nakalagay. So check nyo lang. And of course, since galing naman to ng abroad, no, hindi naman ito dito minamanufacture sa atin, syempre malaking factor yung shipping nito and at the same time yung storage dun sa mga nagre-resell. So it's quite good na makakita kayo ng reseller na talagang inaalagaan yung kanilang produkto bago mapunta sa doorstep niyo. So ito, yung mga products na to, meron akong dalawang pinagkukunan nito. They're both very reputable resellers. Yung isa nga, si Fishy PH, si Master Aaron. Yan, sa kanya ako kumukuha usually. And may isa pa akong pinukunan, yung Bright Diamond Aquatic Supply. So, diyan lang yan sa may Fairview. Post ko yung link mamaya. So, yung mga products na nire-resell nila, they make sure na they take good care of it. No? So, hindi naaarawan, it's kept in a cool, dry place, yung mga ganon. Okay? Just to ensure na pagdating sa inyo, nung inyong bottled bacteria, eh, buhay na buhay sila. Kumbaga, alive, tulog nga lang. Okay? Okay, mga master, siguraduhin lang natin na pagkatapos ng bawat water change, magre-replenish tayo ng good bacteria natin. Okay? So, ito ang isa sa mga products na ano, na pwede natin gamitin para mag-replenish ng good bacteria. So, as I said, Aqua Vitro Seed, yung kanyang pangalan, magandang product to. Ang paraan ng paglagay nito, siguraduhin lang na i-shake muna natin yung bottle, okay? Bago natin ilagay. Shake muna natin. Kine-shake natin para siguradong halong-halo yung dormant na good bacteria. So, maglalagay lang ako ng konti dito. Okay. Tsaka ako ngayon ililipat sa ating syringe para mas madaling i-apply. Dito muna natin siya ilalagay sa ating sunsun na filter. Siyempre, siguraduhin na patayin muna natin yung filter bago natin buksan. Okay, so buksan lang natin. Dali muna natin yung input at output niya ng tubig. Ganito yung itsura ng loob niya. Ayan, if you notice, meron din siyang built-in na UV valve or UV na light. Pero, since nagpapatubo tayo ng bacteria, hindi natin ginagamit yan niya. Okay? Ginawin natin yan dyan. Now, so nakikita natin may mga filter tray siya sa loob. So, nandyan yung media natin. Hindi ko na muna siya bubuksan dahil ako na ipapakita sa inyo yung loob pagka nag-cleaning na tayo. Pero sa ngayon, i-sprayan lang natin siya ng ating good bacteria para kumalat siya sa loob. So more or less, naglagay ako ng 30 ml. Hopefully, kakalat siya ulit dun sa ating media.
Meron na itong ano, meron na itong bacteria culture. Pero siyempre, pagka nag-water change ka, malaki yung chance na meron kang mga ibang bacteria na mamatay dahil sa pagka, dahil sa iba ng temperature ng tubig, iba yung pH, and all of that. So, kailangan lang natin i-replenish. So, after we do this, balikta natin siya. Yan. Madali lang to guys. Tapos, ang maganda nito, nasa loob siya ng isang airtight na container. Tsaka hindi siya naaarawan dahil nandito sa loob. So, balik lang natin ito. Ang ating input and output ng tubig. Huwag pala muna nating buksan para hindi... Huwag muna natin ilock para hindi umikot yung tubig. Ayan lang natin. So, we'll let this sit for siguro ba mga 30 minutes. 30 minutes lang siya nakaganyan. To allow the bacteria time to settle down. Settle down. Ay, mabigat ha. Okay. Okay, so mga master, so with dating lalagyan ng good bacteria or re-replenish ng good bacteria is yung ating tidal filter. Okay, so again, siguraduhin na nakapatay muna yung filter bago natin siya buksan. Ito naman ang itsura niya sa loob. So, napakita ko na rin yata sa inyo ito dati, pero anyway, ito yung kanyang mga filter media. Okay, so meron tayong matrix na media dito sa taas. And sa ilalim niyan, meron niyang ano, may foam. So yun yung ating mechanical media. So again, lagyan lang natin siya ng konti. Tapos pa natin, and again, huwag muna natin siyang bubuksan for at least 30 minutes. And of course, huwag natin kalimutan lagyan yung ating K1 media at yung ating mga bio brushes. Dahil kailangan ma-replenish din yung ating good bacteria na nandyan. So kaso, unlike yung mga ibang filter natin, itong K1 media hindi natin pwedeng patayin. So, habang umaandar siya, yan, lagyan lang natin siya ng good bacteria. And pati din dito sa ating bio brush. Yan. Okay, so mga master, bukod dun sa ating replenishment ng bacteria, meron tayong mga iba pang additive na nilalagay sa tubig para maparami rin yung good bacteria. So meron tayong dalawang product na nilalagay ko. Ang tawag dito sa isa, BTEC Yuka,
Lalagyan ko ng ano, ng description nito sa baba lang. Ito ay pan treatment. Okay, pan treatment siya, so nagpapadami din siya ng good bacteria, and at the same time nililinis niya yung mga nitrite and nitrate na nasa ating tubig. And ito Vime Bitec or Vime Bitec, lalagyan ko rin ng description niyan diyan sa ilalim. So ito probiotic naman to and enzymes. So magsusuka tayo niyan, and ito nga pala ang dalawa na to. Hindi lang siya tuwing water change, nilalagay ko to on a daily basis. Pero konti lang naman ito yung nilalagay ko. Ang isa nito, nilalagyan ko ng 1 gram, yung isa naman 0.5 grams. So, since napakaliit ng ating timbang, kailangan natin ng... Ayan, maliit na timbangan. Okay, itong ating timbangan na maliit. In-order ko lang to online sa Lazada yata o sa Shopee. Okay, ito yung pinapantimbang ng mga ano, ng mga jewelry, ng mga ginto. Ayan. Okay? So teka. Kailangan nating maglagay ng konting ilaw. Ayan, para makita natin 'to. Ayan. So, yung yuca, ito 1 gram kailangan natin. And itong Vime Bitec, 0.5 grams. So, magsusukat tayo. Dali. Nasaan na yung ating panukat? Ayan. So meron ako nito, yung spatula. Ayan. Para panukat din. So, ito muna. Bitec Yuca. Sukat tayo ng 1 gram. Ayan. My God, I hate drugs. Hindi nga eh. Hindi nga ito drugs, sir. Okay. Ito po eh, pan treatment. 1 gram. Maganda tong timbangan na to kasi ano, matatansya mo talaga kung ano ang weight niya. Oh, sumobra. Ayan. Okay. Okay natin dito sa isang container. Since dalawa yung ating sump, dalawa nito ang aking titimplahin or ihahalo para madali nang i-apply mamaya. Okay. So another one. Zero natin. Yan. Okay. Game. Yan na. Halo na natin. Isa pa magandang best practice, huwag na huwag kayong magsasawa na i-test yung tubig ninyo. Okay? Kung maaari lang, kung may time kayo, test din yung araw-araw. And always ensure na at the same time of day kayo kukuha ng water sample. Kasi syempre, like for example, yung pH niya naglalaro.
Minsan sa umaga mataas, sa hapon mababa, or vice versa. So just to ensure na you're getting the best test results at or around the same time araw-araw kayo mag-extract ng water sample. Tulad ngayon, pakita ko, no? Meron akong dalawang kinuhang water sample. Isa galing dun sa isang sump, yung isa galing dun sa isang sump. Minarkahan ko para alam ko kung which is which, no? So magte-test tayo ng ammonia. Siyempre, meron tayong ammonia test kit for salt water. Okay. So guys, ganito yung tamang paraan para pag-shake ng test tube. Okay, hindi yung ganun. Ayan, ganito. Ayan, ganyan lang. Suwabe lang. Ayan. Tapos ito, maghihintay tayo ng 5 minutes para ma-develop yung color. And makikita natin yung ammonia level based dun sa color. Okay, mga master. After 5 minutes, nag-develop na yung color. Ngayon, itong mga test kit na to, meron siyang color chart sa likod. Okay? So, yung color chart na yan, yan yung magsisilbing guide natin para malaman natin yung approximate na ammonia. So, ito yung dalawa nating test sample. No? So, para dun sa nakagamit na ng test kit na to, makikita nyo na yung color niya is yellow. So, it's almost zero na ammonia. Okay? So it means na kung anuman ammonia yung napoproduce ng ating mga crabs, eh agad na napoproses ng good bacteria. Okay? So yun, mas importanteng alagaan natin actually yung good bacteria kesa dun sa ating mga crabs. Now, don't get me wrong, syempre ang purpose natin is para mag-alaga, magpataba ng mga mud crabs. Pero mas maganda, alagaan din natin or bigyan natin ng importansya yung ating good bacteria. So every time na magwa-water change tayo, replenish natin sila. Okay? Huwag natin sila pabayaang maarawan, bigyan natin sila ng magandang oxygen supply kasi doon lang naman sila nabubuhay. Eh. Doon lang masaya na sila, di ba? Sangka pa. Alright, so dito na naman po nagtatapos ang isa na naman nating informative episode dito sa ating channel. Maraming salamat po sa pagsama sa atin. So always remember po, kung gusto ninyong mabilis na magpatubo ng inyong beneficial bacteria or good bacteria, kinakailangan alagaan po natin muna ang ating tubig. So kinakailangan yung salinity niya mula 10 hanggang 15 ppt. Yung kanyang pH dapat 8 hanggang 8.5, and of course lagi tayong mag-water change, no? Kung kaya natin na once a week, dapat gawin natin. Always check your water conditions, check niyo yung ammonia level, check niyo yung pH, yung salinity. If you can do it on a daily basis, go for it. Tapos dapat maganda rin yung living conditions ng ating beneficial bacteria. So meron silang enough media na para dun sila kumapit, dapat enough oxygen, dapat hindi naarawan, walang UV light, and dapat dapat maraming oxygen. Pero sabihin ko ulit, dapat maraming oxygen, hindi sila naarawan dapat. Okay, mga master, till the next time, bye-bye!